hindi nila alam ang mga ginagawa nila mga Lods. Yung mga inosinteng mga namatay dito. Bibigyan natin ng hustisya. At bibigyan natin ng marangal na buhay na libing. Hindi nila alam ang mga ginagawa nila mga Lods. Yung mga inosinteng mga namatay dito. Bibigyan natin ng hustisya. At bibigyan natin ng marangal na buhay na libing. So dadalhin natin sila doon sa unahan. Para mabigyan sila ng sapat na libing. At maglalagay tayo ng sulat dito na yung mga ito ay nilibing namin doon. Magbibigay tayo ng guide kung sakaling babalik man yung ina nila or kamag-anak nila. Hindi namin alam. Wala na kami mga interview mga Lods. Hindi namin alam kung sino, ano ang mga pamilya dito. Sus na po mga Lods. Bihira. Napaka. Hanap ako ng ano. Pwede nating paglibingan yan. May iba pa ba kayong nakitang pala? Saan kaya tayo pwedeng maglilibing natin yung mga bata? Gawin din ito. Pusin na natin ito. Doon natin may video pag naglibing na tayo. Sige. Mahirap kasi magdala ng mga bangkay pag nakaon. Sige, sige. Ano yung camera din? Si Abal? So, hahanap ako ng area doon. Titingnan ko at tatawagin ko kayong lahat, ha? Dito ako dadaan. Ilibing natin. Oh. Buhutan ba yun ng kalaban? Papatay na. Kahit tayo yung last. Mga Lods, hanap tayo ng pwedeng mapaglibingan nila. Para sa kahit pa paano. Tol, hanap muna ako ng paglilibingan dito, Tol. At pwede niyong isunod dito yung ano, yung mga bangkay. Sige. Masyadong maano dito. Hindi naman ipaalam to. Hindi naman ipaalam yan sa may katungkulan yan. Oo. Pero malayo pa kasi kaya kung kuan, may pagkapagbalik natin ng ngamoy na yan. Oo, mga ngamoy na yan kapag hindi natin yan nilibing na maayos. Tsaka masyadong malayo ito sa bayan. Ano brad? Saan natin nilibing? Doon sa medyo malayo sa bahay nila. Para in case of emergency, hindi nila kung meron mang ano dito lalapit o pupunta dito na kamag-anak niya, maglagay lang tayo ng sulat dyan or code para makita nila kung saan natin nilagay. Kasi kung ilalagay natin to dito, hindi masyadong formal, mangangamoy yan. At bibigyan natin sila ng kung meron pa tayong mga natirang mga gamot dyan, ilagay natin sa katawan nila para hindi masyadong mangamoy. Bibigyan natin ng marangal na buhay na libing ang mga yan. Gently. Oo, orasyon na natin. Tutulungan natin. Hindi na natin kayang anuhin yan eh. So, wala na tayong magagawa. Papansin ko ko, lalong malayos lang naging marahas. Oo. Ang duda ko kasi, nakita ni Imam yung mga pinanggagawa natin. Diba? Kasi hindi na tayo papatay. So mas lalo silang agresibo ngayon. So sinusubukan nila tayo. Diba? Sinusubukan nila tayo. Kailangan talaga tol na masubo natin sa imam. Kaya nga, akala ko kasi nung pag-chat ninyo sa akin, nakita nyo na kaagad dito. Hindi pa kasi nung nakarinig kami ng putok. Doon, primero, isang putok. Sumunda ng isa. Nung nakala namin, kayo yung naka-inkwintro. Oo. Kaya, nagmasin-masin muna kami. So, nung nagkita na tayo, tinanong ko kayo. Hindi pala. Oo. Siguro yung kasunod, yung dalawang putok na ba? Oo. Diba nagkasunod na yun?
hindi siguro natamaan yun, no? Oo. Kaya, yeah, puro ulo yun. Parang yun siguro yung tumakbo. Oo, yung isa. Apat na putok yun. Kasi yung isa nandun sa kabila. Tapos yung bahay, sinilip ko. Tansak sa loob, eh. Basag yung mga sa loob. Yan nga yung kuha nila, tol. Kinukuha nila yung pwedeng magamit dyan sa mga bahay. Bahay-bahay. Yung mga pagkain, kinukuha nila. So yan ang mahirap, tol. Hindi, ito lang, yung isang manok lang ang natira, eh. Kasi yung sa ibang kulungan, ransak din. Wala ng laman. Wala ng laman. Nakatakas yung isang ano. Sa nakita natin kanina nung hindi kinuha. Nung mga nakaraang video, mga lodge, siguro papunta sila doon sa kabila. Kaya nga siguro, eh. Or napadaan lang sila dito. Kasi kung tatumawid sila doon, mas marami silang makukuha, eh. May mga baka doon, may mga manok doon. May baka doon. Pero hindi lang sana sila nagkakamali dahil makasalubong namin sila. Kadyo, saan kayo galing, Kadyo? GBL. GBL, saan kayo galing kanina? Doon. Ano to? Libing natin yan sa maliit. Bukan muna tayo, hanap tayo ng pwedeng paglibingan. Sige. Sige. At sumunod kayo sa akin, ha, para ano nyo, susunod kayo dito. Hahanap ako ng area dito na medyo malambot. Masyado masukal dito, mga lods. Marke! Marke! Huwag kayong masyadong maingay dyan, ha? Hindi masyadong maganda dito, mga lods. Pangit ang paglibingan dito. Dito. Ito medyo maganda dito, mga lords. Hindi dyan. Hindi dyan, mga lords. Pangit dyan. Dapat meron yung magandang pwesto. Hanap tayo ng maganda. Siguro baka sa kanila itong ano, itong area na to. Maraming mga kakao, mga lods, oh. Hindi naman maganda dito, mga lods. Pangit dito. Ang mahirap lang nito, mga lods, baka may mga iba pa silang madaanan. At ganun rin ang gagawin, imamasakir din. Mukhang maganda dito, oh. O doon, oh. Maganda. Parang maganda doon, mga lods, ah. Doon, oh. Sa medyo malambot. No. Mga lods, sobra akong naawa sa mga ginagawa ng mga kalaban natin dahil mga inosinteng mga tao ang tinitripan nila. Mga wala silang alam kung ano ang pinanggagawa nila. Hypnotize sila. Sayang, hindi natin sila naabutan, mga lods, pero wala na tayong magagawa dyan. Hindi na tayo magsisihan dyan. Lahat ng yan ay may dahilan, mga lods. So ang dahilan na yan ay ating aalamin. Pahirap ng pahirap yung mission natin, mga lods. Kaya sana, Diwende, hinahanap kita, Diwende, kinakausap kita, binibigyan kita, alam kong buhay ka,
kasi yung mga inaalay ko sa'yo, nakikita kong nawala, kinuha mo. Alam ko yun. Kaya, bigyan mo naman ako ng lakas. Diwende, sana mapanood mo ito, sana narinig mo to, sana nandito ka sa paligid ko, sana gumagabay ka pa rin sa akin. Bigyan mo ako ng lakas. Kaibigan kong Diwende, bigyan mo ako ng lakas. Para mabigyan ko ng mga hustisya ang mga ito. Sana Diwende, ilagay at ipunta mo ako kung nasaan yung mga mas matataas pa. Kailangan nating masugpo sila. Ibigay mo sa akin yung location. Diwende, alam kong nandito ka sa paligid ko. Alam kong nandito ka. Kaya, sana, maging nararamdaman kita. Diwende, alam ko nandito ka. Gumagabay ka pa rin sa akin. Alam ko yan, alam ko. Kaya, sana, bigyan mo ako ng daan papunta doon sa mga kalaban natin kung saan tutulong ako na magsugpo lahat ng mga masasama. Naloko na to. Buti na lang talaga. At binigyan mo ako ng pagkakataon. Alam kong may plano ka, Diwende. Alam kong may plano ka sa akin. At pinagkakatiwalaan mo ako. Kaya naman sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na sila ang makaharap ko. Susubukan natin. Kung pinagkakatiwalaan mo ako ngayon, Diwende, alam kong nandito ka lang. Nararamdaman kita. Kaya sana, matapos natin ang kaguluhan ito. At sana, matapos na natin ang kakasamaan nila. Gusto kong makaharap lahat ng mga matataas pa sa kanila. Hindi man ako handa, pero alam kong ibibigay mo sa akin ang aking lakas para masugpo natin sila. Alam ko yan. Dahil alam kong malakas ka, Diwende, na kaibigan ko. Ikaw lang ang pag-asa ko ngayon. Sana, Diwende, na kaibigan ko. Ipunta mo ako sa lahat ng mga masasama para harapin natin sila. Haharapin ko sila. Sana. Diyos ko naman. Pahirap ng pahirap ito. Kaya ngayon, lalo tayong matagal naman ang mga kasamahan ko. Tagal nila mga lods. So, papunta na sila dito. Dala-dala nila yung ano, yung mga bangkay ng mga bata, mga lods, no? At sana ay mailibing natin ito ng maayos. Halina kayo! Dito natin, may maganda ditong pwesto, oh. Sige, at mga lords, bibigyan natin ito sila ng marangal na libing. Hindi man natin ito kagustuhan dahil na-hypnotize sila ng mga kalaban. Kaya ito, tuluyan pa rin nating babaguhin sila kung kaya natin. As long as na hindi tayo madadali, babaguhin natin sila. Kapag tayo naman ang apiki, mga lords, titirahin natin sila. Tara na. Ilibing natin yan. Kawawa talaga, oh, dumudugo pa. So yan mga lords, i-prepare namin yung area dito para paglibingan natin. Maraming salamat. God bless.